inilunsad po ng pamahalaan noong May 2020 ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program upang matulungan ang ating mga kababayan na nais na makauwi sa kanilang probinsya. Pansamantala po itong ipinagpaliban upang magbigay daan naman ang hatid tulong program para sa mga stranded sa Maynila sa panahon po ng community quarantine. Para sa ibang detalye, panoorin po ito. Upang mabigyan ng pangmatanggalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bago Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente, Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong 20 Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi ng mahigit na 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais na agarang tugunan ang pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, handog ng pamahalaan ang hatid tulong program. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin, kasi this was a very clear instruction from the President, unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon, natapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino.